Magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. Tayo po ay nasa pulong panalangin, ngunit bagong lahat, dapat tayo magsimula muna sa salita. Kaya nating makilala nating ng higit pa ang ating Panginoon, sino ang Diyos, sino ang Panginoon, sino tayo sa kanyang harapan, upang tayo tumibay sa ating pananampalataya at maging matatag ang ating pamumuhay bilang mananampalataya. Buksan natin ang ating banal na kasulatan, Psalms 139. At tayo ngayon ay nasa verse 13 hanggang 16. Atin na pong natalakay ang mula talatang 1 hanggang 12. Ngayon naman, 139 verse 13 to 16. Ganito ang sabi, mga kapatid. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang paggagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at yon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalalayman ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking walang pang-anyong sangkap. At sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay tinakda nang wala pang anuman sa kanila. Babasa natin dito, mga kapatid, sa mga talatang ating pag-aaralan, ito po'y napapaloob tungkol sa pagkalikha ng Diyos sa atin. Kaya ang ating pong tema ngayong gabi, ako'y kamanghamanghang nilikha ng Diyos. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, dalangin namin na sa gabing ito, patuloy kayong magpakilala sa amin upang tumibay ang aming pananampalataya, katatagan ng aming pamumuhay bilang inyong mga anak. Salamat po sa inyong mga salita na patuloy niyo kaming tinuturuan, patuloy niyong hinuhubog ang aming pagkatao. Nawa, pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral ngayong gabi tungkol po sa kamanghamanghang paglikha ninyo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa mga nakaraan po ating nalaman na ang Diyos po ay isang Diyos na nakakabatid ng ating isipan ng tao. Alam niya sa isipan natin kung tayo'y uupo o tatayo. At nababasa niya ang salita na hindi pa nabubuo sa ating dila. Nakikita niya tayo sa kadiliman o gaano man kalayo, gaano man kataas sa mga langit at gaano man kalalim sa Sheol. Bakit? Dahil siya po ang naglikha sa atin. Siya ay omniscienting Diyos, ibig sabihin walang lihim sa kanya, at siya ay omnipresenting Diyos. Ang ibig sabihin, walang lugar na kailanman walang Diyos. Higit sa lahat, sa ating pong pagkatao, kilala niya tayo sapagkat tayo'y kanyang nilikha. Kanyang nilikha. Kaya nga, tignan natin ang mga bagay na dapat nating matutunan ngayong gabi, ang tatlong bahagi ng ating pag-aaral. Una, tignan natin na ang tao ay nilikha ng Diyos. Ang tao ay nilikha ng Diyos. Verse 13, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Itong katotohanan, ang tao ay nilikha ng Diyos. At nilikha ang Diyos ayon sa tatlong bahagi din, ayon sa tatlong katotohanan. Una, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa disenyo, ayon sa kanyang disenyo. So tayo po nilikha sa disenyo ng Diyos. Ang sabi po sa verse 16, nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap. At sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay tinakda nang wala pang anuman sa kanila. Disenyo ng Diyos na lahat ng buong buhay natin ay mayroon ng pagkatakda. Kung paano ang architect ay para sa gusali
gayon din ang Diyos ay para sa tao. Tayo'y umiral bilang ideya sa kanyang isipan doon pa lamang sa walang hanggan. Gaya ng sinabi niya sa verse 16 sa bahagi at sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay tinakda nang wala pang anuman sa kanila. Nandun na tayo sa isipan, ideya ng Diyos sa wala pang simula at walang hanggan. Ang buong pagkatao natin ay isinaayos ng Diyos. Na alam natin, tayo po'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. Kaya nga po, tayo po ay nilikha ayon sa disenyo ng Panginoon. At hindi lamang tayo nilikha ayon sa disenyo ng Panginoon, kundi tayo po'y nilikha ayon sa ilalim ng pagsusuri ng Diyos. Basahin natin ang verse 15. Ang katawang ko'y hindi nakubli sa iyo. Nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Ang Diyos po ay nakaantabay at tayo po ay nasa ilalim ng kanyang pagsusuri. Siya ang ating dakilang manlilika. Siya ay nag-supervised sa paghubog ng ating katawan, ng katawan ng tao. Ito ay ginawa sa lihim at karimlan sa sinapupuran ng ating ina na para bang inilarawan dito sa kailaliman ng lupa. Walang nakakakita, walang nakamasid maliban ang Diyos. Tayo'y nasa ilalim ng pagsusuri ng Diyos. Dapat nating tandaan yan. Kung yan po ang pagkalikha sa atin ng Diyos, wala po tayong maitatago. At hindi lamang yun. Hindi lamang tayo nilikha ayon sa disenyo ng Diyos, ayon sa ilalim ng pagsusuri ng Diyos. Ikatlo, nilikha tayo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Isinagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Muli, verse 15, ating babasahin sa kalagitnaan. Nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang bumubuo sa atin. Hindi lang ito natural sa tao na nagkakabuo po ang similyan ng ina at ng ama. Meron pong lumikha at yan ay sa kapangyarihan ng Diyos. Ako'y lihim, ang sabi nga niya, ako'y lihim na ginawa sa sinapupunan ng aking ina. Ang Diyos ang may akda ng ating pagkatao. Magulang natin ay instrumento lamang. Bawat bagay, no? Bawat isang nilikha ay nilikha ng banal na kapangyarihan ng Diyos. Eh dapat lamang nating kilalanin ng Diyos na ating tagapaglikha kamanghamangha sapagkat tayo'y nasa disenyo ng Diyos, nasa ilalim ng pagsusuri ng Diyos at isinagawa sa kapangyarihan ng Panginoon. So, nakita natin ang tao ay isang nilikha ng Diyos. Yun ang una bahagi. Ikalawa, ang tao ay isang kahangahangang nilikha ng Diyos. Hindi lamang nilikha ng Diyos, kundi kahangahangang nilikha ng Diyos. Again, sa verse 15, ang sabi, ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Ito pong talatang ito ay nagpapahayag yung kanyang kamangha-manghang paglikha sa atin. Ito ay naghahayag sa ating katawan mismo. Mismong katawan natin. Ang sabi diyan sa verse 15, bawat bahagi ng ating katawan, ang Diyos po ang siyang naghahabi. Siya ang gumagawa, siya ang naguhubog. Kaya bawat aspeto ng ating pagkatao, siya po ang may akda. Ang Diyos po ang siyang gumawa nito. Hindi lamang parang magic na bang, andyan, let there be man, bang, and mayroon. No, tayo po ay ini-engineer ng Panginoon. Kung paanong architect sa gusali, gayon din ang Diyos sa tao. So, masasabi ko mga kapatid, kapos ang isipan ko pagdating sa science. Hindi ko naaabot ang gayong pag-aaral. Na alam naman natin kung hanggang saan ako nag-aral. Pero may mga tao na nakakapagpaliwanag nito ayon sa siyensya kung paanong nilikha ang Diyos. Alam kong maraming paliwanag sa karunungan ng tao ang tungkol sa pagkalikha ng tao sa sinapupunan. At sila'y nagmamagaling.
sila'y hinahangaan ng marami sa kanilang mga pag-aaral. Yung karunungan ng tao ito ang siyang hinahangaan ng maraming tao. Pero ilan lamang ang namamangha sa gawa ng Diyos. Hindi nila nakikita kung paano ginawa ng Diyos ang tao sa isang katakataka, kakilakilabot at kamangha-mangha. Pero ang tao kumahanga sa karunungan kausayan ng tao sa siyensya. Ilan lamang? Kung ating titignan si Adan, ginawa o nilikha ng Diyos mula sa alabok, sinong makakagawa nun? Tanging Diyos lamang. Pero yan po ay hindi hinahangaan ng tao. At isa pa, si Eva ay nilikha sa pamagitan ng tadyang ni Adan. Kahanga-hanga, kakilakilabot yan. Lalo na po sa atin. Tayo po'y nilikha sa pamamagitan ng binhi ng ating ama at binhi ng ating ina. Yan po ay isang kamangamangang gawa ng Diyos. Napakaraming tao ang nagpupursiging lumikha ng kanilang mga eksperimento, mga makinarya, nang hangarin nila ng kanilang mga imbensyon ay manatili kailanman. Ngunit wala pa pong imbensyon na hindi po nasisira at hindi po nawawala. Tanging pagkalikha lamang ng Diyos ng tao ang mananatili, mga kapatid. At ito ay magkaroon man ng pagbawas ng lakas nito, pero sa isang iglap ito'y papalitan ng panlangit na katawan. Panlangit na katawan. At ito'y mananatili magpasa walang hanggan. Kahanga-hanga, kakilakilabot po ang pagkakagawa ng Diyos sa atin, sa pagkalikha sa atin. Again, basahin natin sa verse 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Nalalamang mabuti ng ating kaluluwa. Mga kapatid, yan po ang dapat nating isa puso upang ang ating pong pananampalataya sa Diyos ay lalo pang tumibay sa katotohanan ito, sa karunungan ito kung paano tayo nilikha ng Diyos at anong disenyo ng Diyos at anong layunin ng Diyos sa atin. So nakita natin ang tayo po bilang tao ay kamanghamanghang nilikha ng Diyos at yun naghahayag sa kanyang kahangahangang paglikha ng ating katawan. At hindi lamang sa ating katawan, kundi sa ating kaluluwa, mga kapatid. Sa kanyang ating makatuwirang kaluluwa. Kaluluwa, ibig sabihin, kung saan tayo nag-iisip, kung saan tayo nakakaramdam, kung saan tayo naghahangad, nagnanasa, kung saan tayo naglulutas ng ating mga problema. Ito ay tinatawag na kaluluwa. Kaluluwa ay kahanga-hanga sa kanyang sarili mismo. Hindi natin alam kung ano ito, mga kapatid, itong kaluluwa. Hindi natin kayang unawain ang ating kaluluwa. Ito ay walang hugis, ni walang sukat, ni wala pong anumang anyo na nakikita natin. Ito isang misteryo. Ito'y kahanga-hanga kapangyarihan nito. May kapangyarihan ating kaluluwa. Ang kapangyarihan na magmemorya, mga kapatid. Ang kapangyarihan umalala ng mga bagay kahit 100 taon ang lumipas. Kapangyarihan mag-isip sa mga darating at iba pa. Kahanga-hanga talaga at nakakatakot ang pagkalikha sa atin ng ating katawan at ng ating kaluluwa. At ito pang pangatlo, mga kapatid. Yung kahangahan ng paglikha ng Diyos sa atin ay hindi lamang sa ating katawan at kaluluwa na uugnay, kundi yung pong pagsama ng kaluluwa at katawan. Yung pagsama ng katawan ay ng kaluluwa at katawan. Alam natin Genesis chapter 2 verse 7 na nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok at ito'y nagkaroon ng hugis. At anong ginawa ng Diyos? Kanyang hiningahan ang ilong, 2 butas ng ilong ng tao at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kahanga-hanga yung mga kapatid.
isang material na katawan at isang kaluluwa nagsama. Sila'y magkaiba. Subalit, sila'y nagkaisa. Nakita niyo ba yung kung gaano natin dapat luwalhatiin at purihin ng Diyos sa kanyang kamangha-manghang gawa sa atin na tayong katawan at kaluluwa ay pinagsama? Ang tao, yung tao na persona natin ay kaiba mula sa katawan. Bagamat ito ay magkasama. Naisip niyo ba yun, mga kapatid? Dahil ang tao, siya ay isa. Katawan ay hindi isa, kundi ito'y koleksyon ng mga bagay, mga parts. At itong taong ito, daman niyang siya'y kaiba sa mga parts, sa mga bagay, dahil siya'y sila'y ginagamit niya. Mga kapatid, naunuhan niyo ba yun? Walang magkakamaling hindi kanya ang kanyang katawan. Tayo'y naglalatag ng pundasyon sa isang gusali upang ang building ay tumayo mula sa lupa. At ang gusali ay tumatatag. Pero ano ang nagdudugtong ng kaluluwa at katawan? Kamangha-mangha, kakilakilabot ang paggalika sa atin. Naunawaan niyo ba yung sinasabi doon? Mga kapatid, bakit kakilakilabot at kamangha-mangha ang pagkalikha sa atin ng Diyos? Dahil hindi po tulad ng mga bagay na kinakabit. Kung paanong ang gusali ay nagtatayo ng pundasyon upang tumayo ito mula sa lupa, pero paano po tumatayo ang katawan at kaluluwa na pinagsama, naging isa? Yan po ay isang kahangahangang misteryo na ang pagsasama ng katawan at kaluluwa. At hindi lamang yun. Pang-apat, ang kaluluwa ay nasa bawat bahagi ng katawan. Ang kaluluwa ay nasa bawat bahagi ng katawan. Hindi ito saan, kung saan mang lugar sa katawan. Maaring sabihin natin, nasa kamay lang ang kaluluwa. Hindi po. Ito ay sumasa lahat ng ating katawan. Dahil bawat parte ng ating katawan ay pag-aari niya. Pag-aari ng kaluluwa, pag-aari ng tao. Ang tao ay nasa bawat bahagi ng kanyang katawan. Di ba't kahanga-hanga yan, mga kapatid? Nasa kamay, nasa paa, nasa balikat, nasa hita. Ito'y pawang bumubuo ng katawan sa ilalim ng presensya ng kaluluwa. Dahil kung wala ang kaluluwa sa bawat bahagi, hindi ito magiging isang katawan. Kamangha-mangha talaga, mga kapatid. Nakakakilabot ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Nalaman ba natin to? Hindi po. Paano po natin nalaman? Yan pong sinasabi ng banal na kasulatan. At habang tayo po'y nag-aaral kung paano pong gumagawa at sino ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid, kahanga-hanga ang ating pagsampalataya sa Kanya. Kaya nakita natin ang una't dalawang ikalawang bahagi. Ano yung una? Ang tao ay nilikha ng Diyos. At ikalawa, ang tao ay kahanga-hangang nilikha ng Diyos. Kaya ano po ang dapat pangatlo? Ang tao na nilikha ng Diyos ay dapat purihin ang kanyang manlilikha. Kailangan nating purihin ang ating manlilikha, mga kapatid. 14. Basahin natin ang verse 14. 139 verse 14. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga. At yon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Alam niyo, dapat tayong pasalamat sa Diyos na mayroon tayong katawan. Iisa lang katawan natin. Iisa lang ang buhay natin. Huwag natin itong sayangin na dalhin lamang natin sa sanlibutan, dalhin lamang natin sa mga bisyo, dalhin lamang natin sa mga kasalanan, dalhin natin sa walang kabuluhang pag-uusap, tismisan, siraan. Kundi dapat natin itong paglingkot. Ang sabi nga sa Romans 12 verse 1, ating ihandog ang ating katawang buhay. Pag sabing buhay, kasamang kaluluwa, buong pagkatao, ang iyong persona.
purihin ang ating manlilikha. Bakit po? Ang tao ay isang nilikha ng Diyos. Taglay natin ang kahangahangang paglalarawan. Saan? Sa karunungan. Akalain mo yon, mayroon tayong karunungan. Sa kapangyarihan, mayroon tayong kapangyarihan. Sa kabutihan, ito'y nagmula sa ating tagapaglikha. Akalain mo yon, pinasa sa atin ang lahat ng ito. Yung kanyang hininga, yun po nagbigay sa atin ng buhay. At ang buhay na ito mula sa ating manlilikha ay karunungan, kapangyarihan, kabutihan at marami pa. Ito ang dapat magpagalak sa atin na mabuhay, na kumain, na uminom mga gamot upang mapangalagaan. Huwag itong pabayaan, huwag itong gutumin, huwag itong puyatin, huwag itong saktan, huwag itong patayin. Kundi dapat ihandog ito sa Diyos bilang pagpupuri sa Kanya. Anong dapat natin gawin? Tupdin natin ang disenyo ng Kanyang pagkakalikha. Ang disenyo ng Diyos sa atin, naglagay na siya ng dapat natin gawin sa isipan, plano, walang iba kundi ang luwalhatiin ng Diyos. Doon po yung lumalabas yung the chief end of man is to glorify God. Ito po yung disenyo ng Diyos na dapat nating ipamuhay na sa lahat ng ating ginagawa, maliit man magbagay o malaki man, whether you eat or drink, do all for His glory. Ito ang pinakamataas na may bibigay, may handog natin sa ating manlilikha. Yung pong tuparin ang Kanyang pagkalikha sa atin. Ipangalat natin. Ibahagi natin ang mabuting balita tungkol kay Kristo na ating tagapagligtas at manlilikha. Sambahin natin ang Diyos, paglingkuran natin ang Diyos, pakabanalin natin ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar ng ating buhay. Huwag nating saktan ang banal na Espiritu. Huwag tayong gumawa ng anumang kasama at kasalanan na masasaktan natin, madudungisan natin ang salita ng Diyos, madudungisan natin ang pangalan ng Diyos, banalin natin ang Diyos sa ating buhay, tuparin natin ang disenyo ng pagkakalikha sa atin, mga kapatid. Kaya nga, sa ating pong pagtatapos, magtatanong po ako bilang leksyon sa atin. Anong masasabi natin ngayon tungkol sa Diyos? Anong masasabi natin tungkol sa Kanya? Ikaw ba'y aksidente lamang na sumibol mula sa palapa ng saging? Ikaw ba'y isang aksidenteng sumingaw lamang sa mundong ito? Ikaw ba'y aksidente lamang nagkaroon ng kalooban? Para saan ang ating kalooban? Para saan ang ating buhay? Para sa atin, sarili, na dalhin natin kung saan-saan, na gawin natin anumang kasamaan, kasalanan, anumang kasinungalingan ang dapat gawin. Hindi po, ang disenyo is to glorify God. Kundi dapat nating purihin ang ating dakilang tagapagligtas. Paano natin mapupuri ang Diyos? Sa pamamagitan ng pagiging masunurin natin sa salita ng ating Panginoon. Mamuhay pa rin tayo sa kabanalan. Ngayong nalaman natin, ito palang pagkakalikha ng ating katawan ay kakilakilabot at kamangamanga. Mangha, mamumuhay ka pa rin ba na walang Diyos sa iyong buhay? Ha? Mamumuhay ka pa rin bang walang Diyos? Kung anong gusto mong gawin, siya mong gagawin? Kung saan ka pupunta, siya mong pupuntahan? Alam mong labas niya, kung gaya ng ugali mo, lumalabas kang hangal sapagkat pinapalagay mo ikaw ang Diyos at walang Diyos. Sapagkat hangal lamang nagsasabi sa kanyang buhay, walang Diyos. Maring hindi mo sinasabing sa bibig mong walang Diyos, pero ginagawa mo sa iyong ginagawa sa buhay. Lahat ng mga bisyo, lahat ng kasamaan, lahat ng ugali ay ginagawa mo. E nagpapakita lamang hindi ka sa Diyos. Ngunit kung ikaw anak ng Diyos, ikaw ay may Diyos. Kaya purihin natin ang pagkalikha sa atin,
kamanghamanghang pagkalikha ng Diyos sa ating buhay. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga salita ninyo na namumulat kami, Ama. Akala namin, kilala namin kayo. Akala namin, ito na kami, na kayo may utang na loob sa amin upang kami ay ingatan. Ngunit nakita namin, disenyo Panginoon ninyo sa aming buhay. Bago pa lamang lumabas ang aming mga kalamnan, alam nyo na ano, nakasulat na sa iyo at lataboy, anong dapat namin ipamumuhay, anong dapat namin isipin, anong dapat namin gawin. Nawa, tuparin namin ang pagkadisenyong ito upang kayo po ang siyang maluwalhati sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.